Jesus, you're my hope and strength. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. The one who defends my Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, mag-share tayo sa kaibigan natin si Andy ng faith natin. So before we start, please hit the subscribe button and also hit the notification bell below para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So tara! So, okay lang ba natanungin kita na in the scale of 1 to 10, yung 10 yung pinakamataas and yung 1 yung pinakamababa. Sa tingin mo, nasan yung asan ka na dun sa buhay mo? 3 o ano? Ay, hindi. Siguro mga... siguro mga 5 or 6. Sa tingin mo, bakit 5 or 6? Siguro, ano, I don't have any totally peace in my mind. So, if God is... So, if God is in your life, sa tingin mo, tataas kaya yan? Maybe, I think. Alam mo ba dati, mas mababa pa dyan yung sagot ko? Yung sagot ko ata noon, maybe 3 or 2 lang. And then, someone shared it to me, and then literally, nabago yung buhay ko. And yung 2 na sagot ko noon, naging 10 ngayon. So, pwede ba kitang tanungin ulit? Gusto mo bang malaman kung ano yung nangyari noon sa akin? Yes, I am ready. Coolest thing na nalaman ko noon ay yung tipong nabigyan tayo ng chance na malaman na may eternal life pala. And then, kung sakasakali mang mamatay ako ngayon, absolutely na mapupunta ako sa heaven. Hindi ko pa narinig yung kwentong yan eh. So, Andy, can I ask a question again? Yes. Umating ka ba sa point na naisip mo na kapag namatay ka ngayon, mapupunta ka sa heaven? I hope I can go. Sana. Alam mo ba na ganyan din yung sagot ko noon na sana? Pero itong taong ito na nag-share sa akin ng remarkable thing about sa Bible. Do you know that the Bible said that is written na meron tayong eternal life? That is the reason kung bakit nakasulat yung Bible. Hindi ko pa nabasa eh. So, Andy, can I ask a question again? Yes. Suppose that you're going to die today and nakaharap ka sa Lord and tinanong ka ng Lord kung bakit, Andy, bakit kita papapasukin sa heaven? Anong isasagot mo? Hindi ako sure eh, kasi first time ko ata narinig yung tanong na yan. Well, sorry kung nabigla ka sa tinanong ko. Pero kung tatanungin kita ulit, ano yung unang pumapasok, anong unang pumasok sa isip mo nung tinanong ka ng Lord na bakit kita papapasukin sa heaven? Why should I? I believe, marami naman akong natulungan, marami naman akong nabigyan ng, alam mo yun, yung parang marami naman akong nagawang mabuti sa ibang tao. Pero, ayun nga, I think na papapasukin naman ako ng Lord. Pwede rin naman. So, ngayon, gusto ko lang i-share sa'yo na I have a pretty good news sa mga answer sa mga tinanong ko sa'yo. Gusto mo bang malaman kung ano yun? Sure. Okay lang. So, here is the 5 things that the Bible teach us. First one is, heaven is a free gift. The Bible tells us that the heaven is a free gift. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sins is death,
But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So yung heaven ay hindi na-earn or deserve. It says that it was grace that we saved through faith. It was a gift from God, not for works, so that no one can boast. Sabi sa Ephesians 2:9. Heaven is a free gift. It's totally free. So wala tayong magagawa para mabayaran yung free gift na yun. Why isn't it earned or deserved? Because man is a sinner. In fact, the Bible tells us that all have sinned. But also the Bible tells us that God's standard is perfection. So for example, magluluto na lang ako ng omelette. So meron akong 5 eggs. Tapos yung 4 na eggs na krinak ko ay fresh. Tapos yung isang krinak kong egg, bulok pala. So nadama yung 4 na yun. So naisip ko, lagyan ko na lang ng cream, lagyan ko na lang ng vanilla, ng milk. Baka sakaling magawan ko ng paraan. Pero anong kakalabasan nun? Diba rotten egg pa rin, bulok pa rin. So pangat pa rin yung lasa. So it reflects in our life. That exactly in our life. We have all good works. All it takes is one sin. And that one thing unpleasing the Lord. So that omelette reflects in our life. Sobra tayong mahal lang, Lord. So kung marirealize mo na lang ngayon, maluluha ka na lang because God's love you unconditionally. In fact, ayaw tayo parusahan ng Lord because He is so loving. The Bible said God is love, but the same Bible teaching us love also teaches us He is just. And just said that no matter He love us, no matter He don't want to punish us, He has to punish our sin. Yes, He love us, but He is also just. So example, ganito. May exam kami sa school and then nandaya ako. So, nahuli ako ng prof kung nanangungopya. Tapos sabi ko, ma'am, isa lang naman kinopya ko, yung number one lang naman eh. Pero, yung prof ko, pinagalitan pa rin ako and hindi niya kinonsinte yung ginawa kong mali. And sa tingin mo, kung pinabayaan na lang ako ng teacher ko na mangopya, sa tingin mo ba naging just siya sa mga classmate ko? Naging fair ba siya sa mga classmate ko? Diba hindi? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word become flesh and make His dwelling among us. We have seen His glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Sabi sa John 1, chapter 1, verse 14. He died on the cross and rose from the dead to pay the penalty of our sins. So for example, ito tayo, ito si God. So dati, sobrang close natin sa Kanya, sobrang dikit natin sa Kanya. So nagkaroon tayo ng kasalanan, which is ito. So nagkaroon tayo ng hindrance para makadikit ulit sa Lord. But then, si God, pinababa niya si Jesus Christ. Tapos si Jesus Christ namatay para pagbayaran yung mga kasalanan natin. Which is, kinuha niya yung mga kasalanan natin and then para makabalik tayo sa Lord. So we have three kinds of faith. Una is not saving faith. Yung head knowledge lang, yung tipong kilala mo lang siya. Example, kilala mo ba yung mga kaibigan ko na si Jamil and si Jessa? So yung iba sa inyo kilala, but yung iba hindi because yung iba walang personal relationship sa kanila. Kumbaga, kilala lang nila sa pangalan pero hindi nila alam kung sino sila. So there is knowledge but there's no trust. So yung pangalawa is temporary faith. Yung tipong, for example, may exam kami sa school and then that exam will determine kung makakagraduate ba ako or hindi. And then that day, I keep praying, Lord, sana ipasa mo ako, Lord, sana ipasa mo ako. But then, yun, lumabas na yung result ng exam, nakapasa na ako and then makakagraduate na ako. But ang nangyari, pagkatapos nun, hindi na ako nagpipray. That's we call that temporary faith. So yung pangatlo is saving faith. You need to trust in Jesus Christ alone for eternal life. Wala nang iba kung hindi si Jesus Christ lang. For example, nag-swimming ka sa ilog and then yung agos ng tubig na yon malakas. Habang tumatagal, nadadala ka ng agos na yon hanggang sa makalayo ka na. Sa lakas ng alon, may nakapitan kang sanga ng kahoy. And then, in that situation, syempre, ayun yung pagkakatiwalaan mo kasi sa tingin mo, ayun ang mag
liligtas sa'yo. And then, may dumating na life raft. May nagbato sa'yo ng life raft. And then, medyo malayo yung life raft sa'yo. Bali, kailangan mong bumitaw muna doon sa kahoy na pinagkakatiwalaan mo na sa tingin mo magliligtas sa'yo para makapunta ka doon sa life raft na ibinato sa'yo. So, kailangan mo munang bitawan yung mga sa tingin mo ay maililigtas ka noon. So, kailangan mo munang i-let go yun para makuha mo yung life raft na ibinato sa'yo nang tumulong sa'yo. Kailangan natin pagkatiwalaan si Lord ng buong puso nang wala nang iba kundi siya lang. So, Andy, can I ask you again? Do you want to receive this free gift for eternal life? Yes, I do. Maganda yan, Andy. Pero, kailangan muna natin aminin sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Gusto mo bang aminin na ikaw ay makasalanan? Yes, I do. So, Andy, do you want to put your trust in Jesus Christ alone? Yes, I do. So, Andy, let's pray. So, Lord, maraming salamat po sa ibinigay niyong opportunity sa amin ni Andy na makilala ka pa ng gusto, Panginoon, Lord God. So, Andy, okay lang ba sa sabihin mo lahat ng sasabihin ko, okay? Dear Lord, I know that I am a sinner and I know that I cannot save myself. I know that you are a merciful God, but you're also just and must punish sin. I thank you for sending Jesus as my Savior, and I thank you that He died and He rose again and paid the penalty for my sins. And by faith, I transfer my trust for myself and for all what I've done to Jesus Christ alone for my salvation. Jesus' name, Amen. So, yun nga guys, maraming salamat sa panonood, and I hope talaga na kahit isa lang sa mga viewers ay may tumanggap sa Lord, kahit isa lang, masaya na ako dun. And please don't forget to subscribe and also hit the notification bell below para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So, maraming salamat and see you again soon!